Hello everyone, it's your boy Yano and welcome to the vlog. So for today's vlog, we're going to talk about coffee again, but more like tipid tip sa lahat ng coffee lovers out there katulad ko. Pero disclaimer lang, hindi ganun kalawak yung kaalaman ko sa coffee. Baka may magtanong kasi kung anong pwede kong ma-recommend na coffee. Ma-recommend ko lang sa inyo yung mga common lang na nakikita natin. Yung kapeng barako. Ang meron kasi ako ngayon yung Sagada Coffee. Yung sa huli kong vlog, di ba, nag-unboxing ako ng isang capsule coffee machine which is the BCoffee. Kaso, naubos ko na yung mga capsules ko. Yung mga available na capsule pads na nabibili sa Lazada, Shopee, halos lahat pricey eh. Tapos, ang bilis niya mag-produce ng kalat. Yan. Pero pag natapos mo na, tapon mo na lang ulit. Tapos, syempre, puro plastic siya. Kung ano ka naman, concerned ka sa environment, syempre, maghanap ka ng alternative na gagamitin mo para lang gamit mo yung machine mo, hindi siya sayang, di ba? So, nakita ko yung refillable and reusable capsule pads na compatible naman siya sa mga Nespresso machines na katulad ng sa akin yung BCoffee. So, in-add to cart ko na, chineck out ko na, tapos nung dumating na sa akin, nung tinry ko, surprisingly, compatible nga talaga siya, gumagana siya. Sa quality niya, okay naman siya for me kasi apat na ano yun eh, na refillable capsule pods siya. Tapos may isang pang scoop para malagay mo dun lahat ng mga coffee grounds mo. So, eto yung itsura niya. Kasing size lang din siya nung capsule pods ko sa BCoffee. Yan. Ganito yung itsura niya pagka bukas. Tapos ilalagay mo dyan yung lahat na coffee grounds na meron ka. Tapos, pag nalagay mo na siya, isasarado mo lang na ganyan. Meron ka ng ganito. Tapos kung i-compare natin siya dun sa may capsule pads ko sa BCoffee, ganito yung itsura niya, yung sa may BCoffee. Yan. Eto, gamit na to. So now, papakita ko sa inyo kung paano ba gamitin tong refillable and reusable capsule pad. At yun, meron na nga kayong mainit na kape. Yan. Pwede nyo siyang lagyan ng sugar lang. Pwede kaya mag-add din kayo ng milk, fresh milk. Before ako nakagamit na capsule machine, nag-coffee press lang ako. Tapos puro coffee grounds nung meron ako. Tinuruan lang talaga ako ng office mate kung paano gumamit. No? Tapos mula nun, na-curious na ako about sa iba't ibang klaseng coffee. Masarap pala siya, no? Kasi kiniklaim ko dati na coffee lover ako, pero yung mga tinitimpla ko lang, yung mga 3-in-1 coffee, yung mga BCoffeeCo Blanca, ganyan. Great XY. Tapos, hili ko pa, ititimpla ko siya sa may malamig na tubig. Tapos, lalagyan ko lang ng ice. So, yun na yung ice coffee ko. Akala ko, ano, yun na yung masarap na kape. Hindi pala yun. So, mas okay pa rin yung ikaw yung gumagawa ng sarili mong kape. Tapos ikaw rin yung nagtitimpla. Sana may natutunan kayo dito sa vlog ko na to at sana natuwa rin kayo. Kung natuwa man kayo, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga vlogs. At thank you dun sa nanood ng unboxing video ko na umabot ng 2,000 views. First vlog ko yun na umabot ng ganong karaming views, kaya maraming salamat.
Ingat kayo always, stay safe, at saka sana parating masarap ang kape nyo. Bye-bye!